Okay, so hello, update dito sa bulol na drawing ko. Initiman ko yung background. Una sana pencil din, pero medyo nasasayangan ako pag pinang background ko lang yung pencil. Gumamit na lang ako ng diluted inks. So okay na, final details na lang. Kailangan ko lang ihatid yung bulol papunta sa itim na background para mas magmukhang realistic. Ang problema ko ngayon, yung bote. I-explain ko. Okay, so yan yung bote. So dito kasi sa piece na to, yung bulol is sa imagination ko lang galing. Pero itong bote galing sa isang photo reference ng isang tapoy. Picture ko nung nasa Baguio ako. Ang problema dito ngayon, yung picture na ginamit, pinagkopyahan ko, galing sa outdoor na maliwanag. So yung mga tama ng highlights na to, kita ng konting background, hindi siya bagay sa itim na background. Para tuloy siyang dinikit lang. Parang hindi siya kasama nitong bulol. Parang gumupit lang tapos dinikit doon. So kailangan ko, ito na lang ang kailangan ko i-adjust. So kailangan ko mag-setup na similar na bote na ilalagay ko sa isang madilim na lugar or box para makita ko yung mas tama, appropriate na highlights para sa bote na to. Dito sa bahay may nakita akong similar na bote. May tira pa ako eh. So kailangan ko munang ubusin to. So ubusin ko muna to. At saka tayo mag-drawing. Okay. Okay, so ito yung na setup ko para sa bote. Shoebox na may black shirt. Ay, may tira pa siya eh. Amen. Tapos, yung sa drawing kasi nasa upper left yung light source. So gagamitin ko to para picturean yung bote. Okay, ayan. So ngayon, gamit yung bote kanina, nakita ko na yung mga kailangan kong i-adjust. Hindi na tayo gagamit ng reference photo para hindi na humaba itong video. Ito yung mga gagamitin ko. Ito lang ang meron ako eh. HB, 4B, 8B, stamp, kneadable eraser, tsaka electric eraser. Okay. Umpisahan ko muna mag-lift ng mga dark areas na nagawa ko na. So parang, so bali, restart, parang restart ito. Parang uulitin ko lahat itong nasa loob ng bote. Sa pag-erase, konti lang, hindi kailangan diinan, tsaka huwag i-scratch kasi masisira yung papel. Konti lang. Hindi ko naman kailangan burahin din lahat kasi burahin masyado kasi didiliman ko rin naman po. Okay. So gamit ulit itong paper stamp. Kakalat ko na yung natirang graphite doon para madiliman ko to. Para pumantay lang. Okay. Ngayon, subukan ko muna sa HB. Kasi kailangan ko pa siyang dagdagan ng dilim. So, sa ganitong pag-shade, no, yung lapis
kung makita niyo yung hawak ko sa lapis, nakahiga. Kung ano yung angle nung graphite, nung lead na nandun, yun yung nakahiga sa papel. Huwag patusok kasi magiging ito yung stroke pag nakahiga. Mas pantay. Pag tinayo mo yung pencil, masyado siyang malinya compared dito sa nakahiga. Mas smooth yung pag-shape. Okay. So, balik tayo dito. Idiliman ko yung mga gilid. Subok lang muna dito sa HD kung gaano kadilim kailangan. So, stamp ulit. Ngayon, gamit yung kasunod, 4B. Piliin ko na yung kung saan siya mas madilim. Itong mga to foil to eh. Takip nitong tapoy. So, kung itong foil na to dito, kailangan may shadow yan sa ilalim. Mas madilim na yan. Gusto ko rin biliman pa itong pinaka edges ng bote. Ganun din sa kabila. Pero sa kabila mas malawak yung shadow. So kung hindi reflective, hindi glossy itong bote, kung plastic ito, ito na siya halos eh, yung magiging shading niya. Kaya lang complete, dahil complicated yung ang glass. So marami pa yung mas deeper shadows, reflection ng ibang shadows, tsaka iba-ibang strength ng ano ng highlights. So ito yung pinaka basic na light and shadow nung shape ng bote, hindi pa nung bote mismo. Okay. Ngayon dun tayo sa mas may itim na shadow tsaka mga reflected na shadow. So yung highlight natin, nasa upper left yung light sources. So ito yung magiging maliwanag na part. Bigyan na dito. Biliman natin ito. So susunod siya sa shape ng bote. Itong reflected na shadow na to, medyo may konting freedom naman nalagyan ng kung anong shape o kung anong mabuong pattern. Kasi kung anong object ito, na-abstract na siya ng shape ng cylinder at saka yung shape na to. So, pwede natin laruin ng konti. Sa mga observation ko sa mga makikintab na bagay, no? yung nire-reflect ng shadows, laging nako-concentrate sa edges ng shape. So itong lahat ng edges na to, lalagyan ko ng mga mas pinakamadidilim na part nitong bote.
So ayan na rin yung ito uli yung dark shadow. So itong ginagawa ko, binibase ko na lang to sa mga experience ko from direct observation. So lagi kong sinasabi yun, ang pinaka-importante yung mata natin, lagi nating ine-exercise para tignan yung details ng mga nasa paligid natin. Pwede kang matuto sa mga tutorial sa libro, pero pagdating sa mga ganitong instances, mas makakatulong to yung mga experience mo from direct observation. Kasi pwedeng may sigurado may mga tutorials kung paano mag-drawing ng bote, pero katulad ng nangyari dito sa bulol, kailangan kong ipantay sa light and shadow ng bulol itong light and shadow ng bote. Okay, so medyo na-establish ko na yung darkest area niya, medyo mas nagmumukha na siyang glass. Pero kulang pa. Minsan ko ano yung nire-reflect niya, marami ring mga cast shadows yun. So pwede tayong magdagdag pa ng habang sinusundan itong pinaka-shape ng bote. So, gamit naman ako ng 4B. Mas hindi ganun kadilim. Magkakalat muna ako dito. Then, blending step. Ngayon, itong botin na to, gusto ko siyang i-represent na yung tapoy kasi hindi siya clear eh. Pero gusto ko ipakita yung transparency ng bote. So medyo maglalagay pa ako ng detail ng bote. Yung ilalim niya. Nang nakikita kunyari yung ilalim ng bote. Kunin ko lang muna yung shape ng bottom. Tapos, balik tayo sa 8B. Maglalagay pa ako ng deeper shadows dito. So yung setup ko kanina ng bote, hindi rin siya enough na copyin lang yung nasa picture kanina ng setup ko, kasi ibang environment pa rin yun compared dito sa bulol. Kaya mas ginusto ko na rin ito na mag-improvise kasi maihahabol ko sa feel nung liwanag sa bulol. Okay, stamp ulit.
level, kailangan din diliman. Sa itsura niya ngayon, medyo mas convincing siya na nasa isang lugar sila ng bulol. Ang kulang na lang nito ay highlights. Okay, so sabi ko kanina, dito sa drawing, nasa upper left yung light source. So upper left, nandito yung highlights natin. Pababa. Susundan natin din yung shape ng bote. Pwede rin, gumamit muna ako nito ang double eraser. Shape natin ng point. Kunin ko lang muna yung highlights. So dito sa habang nag-highlights, iniisip ko yung pinaka-shape. So, nag-curve siya dito. So, kinu-curve ko din ito. Pababa. So, yung line ko kanina na dark doon, para makita yung bottom. So, binibreak ko siya ng highlight. Ini-erase ko. Kasi yun ang effect niya. Na magmumukha siyang nasa likod ng glass. Okay. Konting-konti rin dito. Yung light from the na tumama sa bulol, magre-reflect rin yan sa bote. So, lalagay ako ng konti dito. Pero isip kung gagawin niyo to, isipin niyo lagi na ang reflected light o yung light na galing dito yung more or less 50% weaker ng galing sa mismong light source natin. So hindi ko gagawin ganito ka iwanan. Ayan, pwede na ako sa electric eraser. Mas abrasive to eh, kaya panghuli na to. Okay, ayun, sa tingin ko mas okay na to kaysa sa kanina na maputi yung bote. Pwede ko pang i-dark tong gilid. Okay. Ngayon dahil dinark ko yung pinaka edges, pwede kong diliman pa tong nasa tabi na.
adjustments. Parang masyadong dumami na yung light areas. Pawasan natin siya. Ayan, okay na ako dito. Transparent bottle sa madilim na setting. Okay. Next time ulit.